Pero ito, kasama na natin ang ating second contender mula sa Luzon, na si Kuya Marlon Litawa. Hello po, Kuya Marlon. Litawa. Hello. Sakto-sakto, nakatawa siya. Nakasmile. Oh, nakasmile. Positive lang yung dating. Litawa. Yes. May kinalaman po ba yung apelido sa pagkatao ninyo? Apelido? Mm-hmm. Opo, kasi Litawa eh. Marami. Tulad po ng ano, kayo po ba ay pag sa kwentuhan, kayo yung bumabang ka para magpatawa? Madalas. Yun ang madalas doon po ako nakilala. Eh. Pwede niyo po ba kami sample ng pinakamaganda yung joke? Joke. Ah, joke. Nako. Abay, joke. Eh, parang yung dyan ako na ano sa kwan eh. Halimbawa, Litawa. Abay, tawa tayo ng tawa para masaya. Oh, tumawa na tayo doon. And I quote Janine Berdin, sa silence ako natawa. Okay. Okay. Get well soon, Janine. Get well soon. Oo, pero ito, nabalitaan namin, nagtatrabaho daw kayo bilang isang postal service officer. Tama ano po ba? Ang ginagawa ng isang postal service officer? Bali, more on supervision kasi ako. Supervision. May mga staff ako na gumagawa ng something like sorting, sulat. Tapos, yung receiving, gano'n. Then, i-check ko na lang, one by one. Para sigurado. Sa panahon po ba ngayon, marami pa rin po ba nagpapadala ng mga sulat? Kasi uso na yung email ngayon eh, yes, di ba? More on documents. Ah, documents. And packages. Ah, documents and packages. Packages. Pero hindi po ba naka-apekto yung mga modern times ngayon sa business ninyo? Kasi syempre, meron na rin mga services na pwede mag-book ng padala ng packages, meron din for documents, meron na pong gano'n. Hindi po ba naka-apekto sa business yun? Mm-hmm. Meron ding epekto, pero somehow, may mga paraan naman kami makakop kami sa mga pagbabago. Pero gaano na po ba kayo katagal na nagtatrabaho dyan? Bali, 25 years actually. And ano po ba to? Government po ba itong semi-government? Semi-government. Pero balita po namin na maliban sa pagiging postal service officer, ay kumakanta ka rin sa mga bar. Saan yes po ito? Mm-hmm. Bali sa Hot Shots Sports Bar. Yung kasalukuyan ko kinakantahan. Saan po yun? Sa Tuguegarao City. Oh, sa mga Tuguegarao. Kayo. Oh, sige po. Pero ano ba ang bilang ako isang minor? Wow. Ano ba ang diferensya ng isang bar sa sports bar? Oo. Sports bar kasi kaya tinawag na sports bar yun. May mga ano kasi doon, may mga widescreen, then may pinapalabas ng mga sports. Pinapalabas. Oh, habang yung habang nag-chill ka, meron ka napapanood ng mga pero kailangan pag ganun ba kailangan mga sports events lang yung pinapanood nyo o kahit ano pwede naman? Pwede kahit sports ano, movies. Oh. Paano kung sports drama? Hindi, hanggang sports lang. Sports different talaga. Sports. Oh, literal tapos na sports talaga. Yung kung gusto mo naman sa music, ayun, kami yung nag-entertain doon. Pero kamusta naman po yung schedule ninyo? Kasi may day job po kayong postal service officer. Yeah, bali every Friday lang naman ako. Sports bar. Mm. Sa gabi at sa gabi naman sa gabi yung work nyo. Mm-hmm. Pero ito, nandito kayo sa tawag ng tanghalan. Lalaban kayo mamaya. Bakit po kayo sumali dito? Eh, para ma-enhance lalo yung aking talent, saka para makilala ako lalo sa madlang people, sa buong mundo. Ayun, kaya galingan nyo mamaya, Kuya Marlon, ha? Mm-hmm. Good luck! Hi, kapamilya! Thanks for watching. For its Showtime Online Universe videos, just click the I button and don't forget to subscribe. Here we go!